Mga kasambuhay, isang mapayapang araw sa inyo. Isa sa pinaka-inaasam natin bilang mananampalataya ang makapunta sa langit. Makapiling ang Diyos, ang mga banal, at ang mga namayapa nating mamahal sa buhay. Malimit na ang pag-unawa natin sa langit ay isang lugar. Walang luha, walang paghihirap, walang pasakit, wala ng traffic. Hay sa wakas! Ngunit may mas angkop at malalim na pag-unawa ukol sa langit ang mas dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang langit ay hindi lamang lugar. Ang langit ay kalagayan ng pagiging kapiling ng Panginoon. Makasalanan tayo, ngunit sa dakilang pagmamahal ng Ama sa atin, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Kanyang anak na si Jesus at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, binuksan ni Kristo ang pinto ng langit para sa tanan. Ang langit ang siyang kaibuturan ng Diyos, ang siyang kalubusan ng buhay pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na napasimulan natin dito sa lupa. Matanong natin, sino kaya ang unang ganap na nakibahagi sa kaloob na ito na dulot ng tagumpay ni Kristo mula sa kamatayan? Sino kaya ang ating huwaran at tagapamagitan sa pag-asam at pagtahak natin sa landas, patungo sa langit o sa buhay na walang hanggan? Walang iba kundi ang ating mahal na inang si Maria. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng maluwalhating pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Ito ho ang ika-apat na misteryo ng luwalhati sa banal na rosaryo. Idineklara po itong dogma ni Pope Pius XII noong 1950. Ibig sabihin ho ng dogma, isa itong katotohanan o aral ng pananampalataya na itinakda sa pamamagitan ng hindi makakamaling kapangyarihan ng simbahan sa pagtuturo na maipinahayag ng Diyos. Ano nga ba ang nilalaman ng dogmang ito? Sinasabing ang kalinis-linisang birhen ay iniakyat, katawan at kaluluwa sa makalangit na kaluwalhatian pagkatapos ng kanyang paglagi dito sa lupa. Para sa ating mga kapatid na Kristiyano sa silangan o yung mga Orthodox churches, tinatawag nila itong dormition o pagtulog ni Maria. Ipinagdiriwang nila kung paanong tumawid si Maria mula sa buhay na ito tungo sa kabila na hindi na siya dumaan sa pag-aagnas ng katawan sa kamatayan. Natulog lamang at dinala si Maria katawan at kaluluwa sa langit. Wala pong teksto sa Bagong Tipan ang maaring sasaksi sa paniniwalang ito. Subalit sa tradisyon ng mga Hudyo sa Matandang Tipan, sinasabing ang mga taong ginamit ng Diyos sa isang napakamakapangyarihang paraan ay pinagkakalooban ng natatanging pribilehiyo na iakyat sa langit. Naganap ito kay Moises na hindi raw matagpuan ng libingan, kay Elias na iniakyat sa pamamagitan ng isang karwaheng apoy, at kay Enoch. Ano naman ang inspirasyon at hamon sa atin ng dakilang kapistahan natin ngayon? Una, mahal ng Diyos si Maria. Isinaalang-alang ng Diyos ang abang kalagayan ni Maria at gumawa siya ng mga kahangahangang bagay sa kanya. Ang abang birheng ng Nazareth ay pinili at hinirang maging ina ng Diyos. Ang kanyang katawan ang naging walang bahid, kasananang sisidlan ng misteryo ng pagkakatawang tao. Si Maria, ang bagong Eva na nagsilang sa bagong Adan na si Jesus. Ikalawa, mahal ni Maria ang Diyos. Mapalad si Maria sa pagmamahal, pagpapala at dakilang pribilehiyo ng Diyos sa kanya. Ngunit sabi nga sa Ebanghelyo, ang tunay na pagiging mapapalad ay hindi lamang dahil kamag-anak sila ni Jesus, kundi dahil sila ay mga tagasunod ni Jesus, mga nakikinig at tumutupad sa salita at kalooban ng Ama. At ang ating mahal na ina, ang pangunahing alagad ni Jesus mula sinapupunan hanggang krus. Sinasabing from womb to tomb, from crib to the cross. Ito ang mas malalim na dahilan ng pagdakila kay Maria, ang ugnayan niya kay Jesus sa pagtupad sa kalooban ng Ama. At ikatlo,
mahal tayo ni Maria at ng Diyos. Ang pag-akyat ng Diyos kay Maria sa langit ay tungkol rin sa atin. Kung anong pagpapala na tinanggap ni Maria, gayon din ang ating matatanggap mula sa kanya anak. Kung tayo ay patuloy na maging tapat kay Jesus, katulad ng ating mahal na ina, makakamit rin natin ang pinaka-inaasam na langit at buhay na walang hanggan. Si Maria ang sinasabing huwaran ng bagong sanlilikha, ang unang anak, ang huwaran at ina ng simbahang naglalakbay. Para sa ating mga mananampalataya, ang ating mahal na ina sa dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa kanya sa langit na pinagdiriwang natin ngayon, marahil ang pinakamabuting tulong sa pagkakaroon ng personal na pagkaunawa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ito po ang ating katesismo ukol sa dakilang kapistahan ng maluwalhating pag-akyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ito po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain kayong lahat.